Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ako po ang inyong lingkod, Melvin Hamora, na kung saan tayo na naman po ay mag-aaral at magsasagawa ng pag-aaral patungkol po sa near-death experience. Aalamin natin ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa bagay na ito. Safe ba para sa isang Kristiyano na maniwala at panghawakan yung mga testimonies ng mga tao na dumanas ng near-death experience? So ngayon, aalamin na natin at pag-aaralan ang patungkol sa bagay. Ang ilan sa mga maririnig nating karanasan ng mga taong dumanas ng near-death experience ay sinasabi nila na yung kanilang kaluluwa daw ay humihiwalay sa kanilang katawan habang sila ay namatay o sila ay patay pa. O kaya naman ay nagdidelirio o nasa yugto ng kanilang buhay na nag-aagaw buhay na sila. Ang ilan naman ay nagsasabi na sila daw anya ay nakakatagpo si San Pedro doon sa gate ng langit. O kaya naman namimit nila yung kanilang sinasampalatayanan at pinapanalanginan ng mga patron. At ang iba pang ang ilan naman ay nagsasabi na sila daw ay dinadala ng isang kabayo o ng isang kalabaw papunta sa Nirvana o sa langit na kanilang pupuntahan. So ano ba talaga? Safe ba tayo rito sa ganitong klase ng mga testimonies? Meron pang ang ilan nagsasabi na sa kanilang karanasan, nakapunta daw sila ng impyerno, na-meet nila roon yung mga demonyo at yung ilang mga tao ngayon at celebrities na namatay at ngayon daw ay sinusunog sa impyerno. So tingnan natin, ito ba ay merong katotohanan? Ito ba ay mapagkakatiwalaan? So, alam niyo po mga kaibigan, gusto kong sabihin sa inyo na ang near-death experience ay hindi talaga doktrina ng Biblia at hindi rin ito paniniwala ng mga Kristiyano. Opo, hindi po ito paniniwala ng mga Kristiyano. Actually, ito po ay galing sa mga pagan dualism. Yung mga tao na naniniwala sa immortality of the soul. Ano ba yung immortality of the soul? Ano naman ang pagan dualism? Alam niyo po mga kaibigan, sa susunod nating video ay gagawan po natin ng video yung patungkol po sa pinagkaiba ng biblical holism na turo ng Biblia at doon sa classical dualism na turo naman ng mga pagano. So sa ngayon ay tingnan natin ito pang near-death experience ay talagang nasa Biblia. Alam niyo po mga kaibigan, ang nagtuturo at nagpo-promote ng ganitong klase ng aral ay walang iba, gaya nga ng aking nasabi, ay mga pagano. Gaya ni Plato. O ni Plato. Basta ni Plato. Yan. So, sangayon nga sa kanyang isang libro na isinulat na ang title ay The Republic. At sa kanyang libro, meron pong isang sundalo na ang pangalan ay Ear. At itong si Ear ay anak ni Arminius na pinalaki sa lugar ng Pampilian. At itong kanyang anak na si Ear, itong si Ear mga kaibigan, ay sumabak sa gera at nung siya ay sumabak sa gera, siya ay nasawi. Opo, siya po ay nasawi. At sa loob ng 10 araw, siya ay nanatiling bangkay at hindi siya nakukuha ng kanyang mga kasamahan. Pero after 10 days, nung siya ay nakuha, etong si Ear ay naaagnas na at talagang wala ng buhay. At nung 12th araw ng kanyang kamatayan, siya po ay ibinurol na at habang siya ay nasa burol, siya ay na-revive. Naregain niya yung kanyang consciousness at nung siya ay muling dumilat at nagising, ay nagsalaysay siya ng mga kwento sa kanyang kasamahan. At ito po yung nilalaman ng kanyang kwento. Ang sabi, he said that when his soul went forth from his body, he journeyed with a great company and that they came to a mysterious region where there were two openings side by side in the earth. And above and over against them in the heaven, two others and the judges were sitting between these. So tingnan po natin, yung kanyang karanasan, ang sabi niya, nung siya daw ay namatay, sila daw po ay naglakbay kasama ng napakaraming mga tao at habang sila ay naglalakbay, nakarating sila sa isang region na kung saan ay nakita nila na sa bawat panig o sa dalawang panig ay merong dalawang opening. Ang isa, pag binasa pa natin ng patuloy, ay papunta ng langit, samantalang ang isa naman ay pababa doon sa impyerno. At meron siyang nakitang mga judges o mga hukom na humahatol sa mga tao na pumupunta sa region na iyon. Ito nga ang sabi, patuloy natin. And that after every judgment they bade, the righteous journey to the right and upward through the heaven with tokens attached to them in front of the judgment pass upon them. And the unjust to take the road to the left and downward, they too wearing behind signs of all that had been told them, and that
when he himself drew near, they told him that he must be the messenger to the mankind, to tell them of what the other world, and they charged him to give ear and to observe everything in the face. Pansinin po ninyo yung karanasan itong si Ear. Nung siya na daw yung hahatulan, siya ay pinahinto at sinabihan na ikaw, Ear, ang magiging messenger ng sanglibutan para malaman nila ang patungkol sa world beyond. Dito sa mundo na, kumbaga sinasabi nang dito sa life after death. Yan, yun yung kanilang mga termino dun sa bagay na yan. At ang sabi, ikaw ay magiging tenga at sasabihin mo sa kanila ang lahat ng mga bagay na iyong nasaksihan. Ngayon, ang sabi pa nga rito sa aklat ni Plato ay ganito. Yet, how and in what way he returned to the body, he said he did not know. But suddenly, recovering his sight, he saw himself at the dome lying on the funeral pyre. So dito, may kita po natin mga kaibigan, nung siya ay na-revive, ang sabi niya, hindi niya alam kung paano, pero ang alam niya, siya ay nanggaling sa world beyond o doon sa lugar ng mga taong namatay at pero buhay naman sila. Kumbaga sila ay mga kaluluwa na naroroon. So, ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa near-death experience? Safe ba na maniwala sa mga patotoo o sa mga testimonies ng near-death experiences ng mga taong dumaan dito? Alam niyo po mga kaibigan, gusto ko kayong bigyan ng isang matinding statement. Ano po? At ito 'yon. Tayong mga Kristiyano, tayong mga Bible-believing Christian, ang pinaka-sole authority dapat ng ating paniniwala ay hindi ang mga testimonies ng mga tao. Hindi rin ang mga discoveries ng mga scientists. Hindi rin ang sinasabi ng mga matatalino o mga kilalang tao sa ating lipunan. Dapat ang pinaka-sole authority, yung pinagbabasihan ng ating pananampalataya at paniniwala, walang iba kundi ang banal na kasulatan. Sa makatawid, dapat tayo ay mag-i-incline pa rin sa kung ano ba ang turo ng banal na kasulatan. So ang tanong sa atin, ano ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa near-death experience? Pero bago yan mga kaibigan, gusto kong kunin muna ang ilang mga reference na hindi naman against sa scripture. Because it's amplify what the Bible is teaching. So ang sabi po ng ilang mga observer, ilang mga marunong at mahuhusay patungkol sa kalagayan ng mga tao na talaga nag-aaral sila sa state ng kamatayan kapag ang tao ay namatay, ito yung kanilang observation. Sa ayon po sa The Editor of Lancet, meron daw problema sa kung paano i-define ang kamatayan. Ang sabi nila rito, only a deliberate use of obsolete definitions of death can be enable one to claim that anybody has under clinical conditions return to tell us what lies beyond death. For by a working definition, periodically updated, death is just beyond the point from which anybody can return to tell us anything. So sabi po rito sa editor na ito, dito sa babasahin na ito, ay imposible daw sa isang tao na namatay na muling makabalik sa buhay. Ngayon, kasi nagkakaroon tayo ng problema para i-define natin yung salitang kamatayan. Ang ilan kasi baka nasa proseso pa lang o kaya naman ay nagdi-delirio pa lang, akala nila sila ay namatay na. Pero hindi daw ganoon kasi kapag namatay ka, ang kahulugan kasi nito maging sa Biblia ay cessation of life o paghinto, pagkawala, pagtigil ng buhay. Alam pa ang sabi ng ilang mga nakapag-observe, halimbawa na lamang si Professor Paul Kurtz, sabi niya, "We have no hard evidence that the subject had in fact died. Such a proof is not impossible to obtain. Rigor mortis is one sign and brain death is another. What the accounts actually describe is dying process or near-death experience, not death itself." So sabi ni Paul Kurtz, hindi naman talaga namatay yung tao pa na nakararanas noon, na talagang sasabihin natin wala na siyang buhay, kundi siya ay nasa proseso pa lang ng kamatayan o mas tama nga naman na tawagin na near-death experience. This is not death itself. Kaya naman, maaari na siya ay dumaranas lamang ng tinatawag na rigor mortis o yung pagtigas ng mga muscle. At sabi rito, iba daw yun sa kamatayan pa o sa brain death na tinatawag. Ano pa ang sabi ng ilang mga nagdalumhasa na nag-aral patungkol sa bagay nito? Sabi ni Paul and Linda Badham, they observe that in any person hovering between life and death,
must be suffering profound physical and psychological stress. A brain starved of oxygen, drugged by hallucinatory painkillers, or excited by fever is hardly likely to function properly. And who knows what visions could be accounted for by its disturbed condition. So sabi dito ni Paul at ni Linda, ang mga tao daw na dumadanas dito sa near-death experience ay most likely ay dahil sa kanilang psychological stress at doon sa mga hallucinatory painkillers na kanilang na-take, yung kanilang brain ay nagdumadanas din ng kakulangan ng hangin o ng oxygen. Kaya naman, hindi nila lubos na masabi o ma-describe o kaya naman hindi nagpa-function ng tama ang kanilang utak para i-process yung kanilang nararamdaman at nararanasan talaga. At mas madalas na yung kanilang near-death experiences sa tinatawag na yan ay hallucination ng kanilang isipan. So, hindi talaga siya totoo o reality na experience, kundi ito ay hallucinatory experience. Hallucination lamang yung kanilang nakikita. Sang-ayon sa mga eksperto na ito. Ngayon, paano naman natin nasabi yon? Kasi meron pong ilang mga nag-aral at na-discovery nila na yung tinatawag na psychedelic drugs ay halos kapareho nung mga taong dumanas ng near-death experience yung mga tao naman na nag-take nitong psychedelic drugs. Yung kanilang kwento sa kanilang karanasan tungkol sa near-death experience halos pareho lamang. Sa makatuwid, makikita natin na yung kanilang nakikita o nai-imagine ay bunga ng disturbed brain nila dahil sa kakulangan ng hangin o kaya naman ay dahil sa psychological distress na kanilang nararanasan. Ang sabi nga ay ganito, modern consciousness research has shown that these similarities can be produced by drugs in psychedelic sessions. These experiences thus tend to belong to the continuum of psychic experiences which have proved not life after death, but that the relation between the conscious self and the embodied self is more complex than previously thought. So ano daw? Yun daw ganong klaseng karanasan ay hindi daw patunay ng life after death, kundi ito ay patunay na yung conscious self, yung isang conscious pang tao na nag-aagaw buhay at yung kanyang karanasan sa kanyang malapit na o muntik na kamatayan, yan, ay nagbubunga ito ng complex o kakaibang mga karanasan na nagpapahirap sa kanyang isipan, kaya naman nagkakaroon siya ng iba't ibang mga imahinasyon. Isa pang bagay mga kaibigan na gusto kong makita natin. Ang sabi nga ni Samuel Bakayoki sa kanyang sulat ay ganito, how can it be established that near-death experiences are real experiences rather than the product of the patient's own mind? And why is it that nearly all the reports of near-death experiences concern happiness and heavenly fulfillment, but no glimpse of the fiery torments of hell? It is evident that when people are dying, they prefer to dream about the bliss of heaven rather than the suffering of hell. But even the division of the heaven depends largely upon one's religious background. So pansinin niyo po mga kaibigan yung binabanggit dito. Ano po? Sabi niya, kung susuriin daw natin yung mga tao na nag-report about near-death experience, karamihan sa kanilang mga near-death experiences ay patungkol sa isang blissful place or magandang karanasan na sila ay napupunta sa langit, maganda yung kanilang kalalagyan doon, sila ay kumbaga satisfy sila roon, at halos wala ang nagre-report na sila ay napunta sa impyerno at pagkatapos ay sila ay dumaranas ng pagpapahirap at sila ay nanatili doon at sila ay pinahihirapan. Wala po halos ganoon. Kundi may papansin natin yung iba, mga nagre-report nakapunta nga ng impyerno pero para makita lang yung nararanasan ng mga taong makasalanan. Pero sila mismo, hindi, at sila ay nakabalik. At dito makikita natin na lumalabas lamang yan na nakadepende talaga doon sa religious background ng isang tao yung kanyang near-death experiences, sapagkat nakadepende yung itsura ng lugar, ng langit, at ng mga tao doon sa napupuntahan niya base sa kanyang karanasan. So, kung papansinin natin, iba-iba ang karanasan ng mga taong dumana sa near-death experience. Sang-ayon nga sa evaluation ni Carlis Ossis at Erlander Haraldson, sabi nila, sa mga taga-India,
meron daw isang babae na nag-report na yung kanyang experience sa kanyang muntik na siyang mamatay, siya ay dinadala ng isang kalabaw papunta ng langit. Samantala, sa mga taga-Amerika naman, ay yung karanasan naman ng babaeng ito, ang kanyang naranasan na meet niya yung kanyang patron na pinapanalanginan na si Saint Joseph, na encounter daw niya ito doon sa langit. So kung titingnan natin, kung totoo ang near-death experience, bakit magkaiba yung experience ng dalawang babae na ito? Ang isa ay Hindu, naniniwala siya na pupunta siya sa Nirvana at sakay-sakay siya ng isang kalabaw. On the other hand naman, isang American na ang kanyang paniniwala, siguro ito ay Roman Catholic, ang kanyang paniniwala, namit niya yung kanyang patron na pinapanalanginan na si Saint Joseph, at ito yung nag-guide sa kanya o nakipag-usap sa kanya. Kaya naman dito makikita natin na iba't iba ang report ng mga taong dumadanas ng near-death experiences, at most likely nakadepende sa kanilang religious background ang kanilang karanasan. Ano pa ang binabanggit sa atin? Sabi pa nga ni Samuel Bakyoki, "We should always remember that deathbed or near-death experiences are experiences of people who are still alive or whose mind have regained consciousness. Whatever they experience under such circumstances is still part of their present life and not of life after death." So kung papansinin natin, tama nga naman yung observation ni Samuel Bakyoki na yung mga taong nakaranas ng near-death experience, hindi daw ito experience nung sila ay namatay na, kundi mga taong buhay pa rin, ngunit nag-aagaw buhay lamang. Sa Biblia, mga kaibigan, ay meron tayong at least 7 cases na masasabi na siguro ito ay kahalitulad ng near-death experience, o ito yung mga taong namatay at muling nabuhay. Pero kung papansinin natin itong 7 talata na ito, na makikita niyo po sa ating screen, ay wala ni isa sa kanila ang nagkwento about life after death o yung near-death experiences nila magmula sa Old Testament hanggang sa New Testament. Halimbawa na lamang dito ay yung anak ni Jairus. Nung ang anak ni Jairus ay namatay at ito ay muling binuhay ni Jesus, hindi siya nagsabi na, "Tatay, nung ako ay namatay, napunta ako sa ganitong lugar, tapos na-meet ko si ganito, si ganyan, tapos pinabalik ako." Wala siyang kwentong ganon. Maging si Lazarus na kaibigan ng ating Panginoong Yesus, nang siya ay muling nabuhay, binuhay siya ni Yesus, wala rin siyang naikwento na experience na near-death experience, na kung saan ay napunta siya sa isang blissful na lugar, o kaya naman sakay-sakay siya ng isang kalabaw papunta ng langit. Wala siyang ganon. So, kung papansinin natin, walang near-death experience na binabanggit sa Biblia. Sapagkat, sangayon sa Biblia, ang nature ng kamatayan sa Bible ay cessation of life. Paghinto, pagtigil, pagkawala ng buhay. At sa kamatayan, sangayon sa Biblia, wala ka ng alaala pa, wala ka ng naiisip pa, kahit kapurihan o pleasure o anuman mga bagay na yan, ay wala na sa iyo sapagkat ikaw ay patay na. At ang sabi nga ng Biblia, ang turing sa taong namatay ay parang natutulog lamang. Ito ay pagtulog na wala namang panaginip. So pansinin po natin ang ilang mga talata sa Biblia na kung saan ay nag-negate o hindi nagpapatotoo or laban sa turo ng near-death experience. Ang sabi sa atin ng Genesis 3:19, "Sa pawis ng iyong muka ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa. Sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik." Pansinin po natin yung talatang ito. Kapag ang tao daw ay namatay, siya ay babalik sa pagkaalabok. Hindi sinabi na siya ay dadalhin sa kung saang lugar at pupwede niyang makita o maranasan ng mga bagay na ito, kundi babalik siya sa dati niyang kalagayan. Walang kaalaman, walang alaala at kung ano pa man. Ano pa ang sabi sa atin ng Ecclesiastes chapter 3 verse 19? Ito po ang sabi. "Sapagkat ang kapalaran ng mga anak ng mga tao at ang kapalaran ng mga hayop ay magkatulad. Kung paanong namamatay ang hayop, namamatay din ang tao. Silang lahat ay may isang hininga, ang tao ay walang kalamangan sa mga hayop sapagkat lahat ay walang kabuluhan." Pasinin niyo po yung sabi rito ni Solomon sa aklat ng Ecclesiastes. Ang kamatayan ng hayop,
kagaya ng kamatayan ng tao. Hindi tayo nakalalamang sa mga hayop kapag tayo ay namatay na. Kung sasabihin natin near-death experience ay mararanasan ng tao o merong life after death, dapat ang mga hayop ay merong ding life after death. Dapat meron din silang conscious self pagkatapos nilang mamatay. Pero walang ganun na binabanggit sa Biblia. Ano po? So ano pa ang sabi sa atin ng Awit chapter 6 verse 5? Meron pa ba silang alaala? Ito ang sabi. Sapagkat sa kamatayan ay hindi ka naaalala. Sa Sheol naman ay sinong sa iyo ay magpupuri. Pasanin po natin dito sa aklat ng Awit. Sabi diyan, sa kamatayan wala nang alaala ang tao. At sa Sheol, ang Sheol po sa Old Testament ay tumutukoy sa libingan, wala nang kapurihan sa libingan na pupuntahan ng isang taong namatay. Ano pa ang sinasabi sa atin? Ecclesiastes chapter 9 verse 5 hanggang 6. Ito naman ang sabi. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay at wala silang gantimpala sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na. Verse 6, ang kanilang pag-ibig, pagkapuot, pagkaingit ay wala na. Wala na silang anumang bahagi pa magpakainanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Pansinin po ninyo mga kaibigan yung binabanggit sa Ecclesiastes. Alam nating mga buhay na mamamatay tayo. Pero ang mga patay, wala nang nalalamang anumang bagay. Wala silang gantimpala. Ang sabi pa rito, ang kanilang pag-ibig, ang kanilang pagkapuot, ang kanilang pagkaingit, mawawalang lahat yan. Kumbaga, wala silang alam sa mga bagay na nangyayari na dito sa lupa. Kaya naman, paano natin sasabihin na merong near death o merong life after death pagkatapos ng buhay dito sa lupang ito? Ito po ay against contradiction sa katuruan na binabanggit sa atin ng Biblia. Kaya nga, pansinin po ninyo itong karanasan ng ating Panginoong Yesus. Noong ang kanyang kaibigan na si Lazarus ay dumanas ng matinding sakit at ito ay namatay at muli niyang binuhay, wala itong naikwento na tungkol sa near-death experience niya or life after death. Pansinin po natin, gusto kong basahin natin itong John chapter 11 verse 11. Pagkatapos tayo sinabi sa kanila ni Jesus, sinabi sa kanila, si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog, ngunit ako'y pupunta roon upang gisingin siya. Verse 12, sinabi ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog, siya'y gagaling. Subalit ang sinasabi ni Jesus ay tungkol sa pagkamatay ni Lazaro, subalit inakala nila na ang tinutukoy niya ay karaniwang pagtulog. Kaya't pagkatapos ay maliwanag na sinabi sa kanila ni Jesus, namatay si Lazarus. So kung papansinin po natin mga kaibigan, yung kanilang kaibigan na si Lazarus, namatay sa pagkakataong ito. At yung kanyang kamatayan, ang turing ng ating Panginoong Jesus ay parang natutulog lamang. So sa makatuwid, kung siya ay parang natutulog lamang, gaya natin na kapag tayo itulog, wala tayong alam sa mga bagay na nangyayari sa paligid, wala tayong ginagawa kundi nandun lang tayo sa higaan, ganun din, same thing. Sa isang taong namatay, hindi lalabas ang kanyang kaluluwa para magpagala-gala o kaya naman ay pupunta ng langit o kung saan man ito gustuhin. Walang karanasan sa Biblia na magsasabi sa atin na nung namatay ang tao ay dumanas siya ng near-death experience or ng life after death. Wala pong ganun sa Biblia. Bagkos makikita natin na yung nabuhay si Lazarus, nung nabuhay yung anak ni Jairus, wala silang naikwento tungkol sa life after death or sa kanilang near-death experiences. Bagkos, manapang sinasabi ng Biblia, kapag ang tao ay namatay, wala na siyang alaala, wala nang nalalamang ano pa man. Kaya naman dito po sa ating pag-aaral, sa ating pong episode na ito, makikita natin ang sinasabi sa atin ng Biblia, habang tayo'y nabubuhay pa, habang tayo'y may lakas pa, gawin natin ang nararapat na paglilingkod sa ating Panginoon. Totoo na minsan lang tayong mabubuhay dito sa lupa, pero kung susulitin natin ang ating buhay dito sa lupa sa piling ng ating Panginoong Yesus at ating ibibigay sa Kanya ang ating buong puso at ating buhay at buong lakas sa paglilingkod sa Kanya, maaari tayong magkaroon ng isa pang pagkakataon na muling mabuhay at ang buhay na ito ay walang hanggan. Hindi boring na mabuhay kasama ng Panginoon ng pagkawalang hanggan sapagkat ito ang lubos na kasiyahan na maaaring nating maranasan sa atin pong pamumuhay dito po sa lupa. Kaya naman mga kaibigan, I hope na ang video na ito ay nakatulong sa atin para sagutin, totoo ba ang near-death experience? Ang sagot po natin,
hindi po ito totoo sang-ayon sa banal na kasulatan. Pero, gusto kong sabihin sa inyo na maaari tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan kung tayo ay mananatili, mananampalataya at isusuko ng buong buo ang ating buhay sa ating Panginoong Hesus. Muli, maraming salamat sa inyong panahon na iginugol sa pakikinig at pagpalain po ang bawat isa sa atin sa araw na ito. God bless po.